Na gaya naman ng bagong panukala ang House Quad Committee mula sa mga nakalap nilang impormasyon sa kanilang mga pagdinig. Samantala, sa 10th public hearing ng joint panel ngayong araw, hindi na naman humarap si dati Pangulong Rodrigo Duterte, si Bella Lasmora sa Sentro Balita Live. Aljo dismayado ang ilang kongresista dahil sa hindi na naman pagsipot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee. Pero wala man si Duterte, marami namang iba pang resource speakers na humarap sa talakayan. Bago pa man ang 10th public hearing ng House Quad Committee, nagtungo muna si na Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers, Co-Chairs Bienvenido Abante Jr., Dan Fernandez, Stephen Paduano at iba pang opisyal ng Kamara sa Bills and Index Section ng Batasang Pambansa para maghain ng panibagong panukala na nabuo nila mula sa kanilang mga pagdinig. Yan ang House Bill Number 11043 o Proposed Civil Forfeiture Act na nagtutulak na mas mapabilis ang pagkuha ng gobyerno sa mga lupaing illegal na nabili ng mga dayuhan sa bansa. Kasabay naman ito, isang misa rin ang isinagawa sa Kamara para naman sa mga biktima ng umunang extrajudicial killings sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pasado alas 10 ng umaga kanina nang formal namang magsimula ang pagdinig ng Quadcom. Ukol pa rin dito sa mga issue sa illegal na droga at JK. No show pa rin nga si dating Pangulong Duterte, bagay na ikinadismaya ng mga kongresista. Sa susunod na pagdinig, nais nang ipatawag ng mga kongresista si Attorney Martin Delgra, ang abogado ni Duterte, para magpaliwanag ukol sa kanyang kliyente. Wala man si Duterte, marami namang iba pang resource speakers na humarap sa pagdinig tulad ni former Colonel Eduardo Asherto na nagsalaysay ngayon ukol nga sa kanyang mga kaalaman ukol sa illegal drug trade noong nagdaang administrasyon. Sa mga puntong ito, balikan natin ang pahayag ng ilang Quadcom leaders kanina. After November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Kung hindi tayo naglulukuhan dito, eh ano? Natatakot siya? Napumunta dito? To our people and to everyone here, I say enough. Enough with the gaslighting. Enough with the destructions. Enough with the squid tactics. We cannot be knocked off course by words meant to confuse or mislead. At this point, there is one voice we must focus on. One that was used under oath in the House of the Senate